Good day mga kabansa, Lupin Estrangero Channel, nagbabalik. At atin naman alamin ngayon kabansa kung saan ginagamit ang ating PVC fittings na pang electrical kung tayo ay magpapagawa ng bahay kung ano-ano ang mga pangalan nito mga kabansa. Unahin natin kabansa kung tayo ay magpagawa ng bahay at tayo ay mag-slab, magbuhos ng mga flooring. Halimbawa, ang bahay natin ay second floor. Pwede po tayo gumamit ng mga PVC na ganito kabansa. Orange pipe na 1/2 na pang-electrical. Ibig sabihin ng orange, pang-electrical po yan kabansa. Ito ay ginagamit usually sa mga pag nag-slab tayo sa bahay at mga binabaon sa simento para sa linya ng mga wire. Ang sukat po nito kabansa ay mayroon 1/2 at saka mayroon din pong 3/4. Ayan po mga kabansa. Malaki at saka maliit po yan. Ito nagputol lang po tayo ng kapiraso para gawin natin po sample mga kabansa. Ayan po, isa lang po yan sa materialis na ginagamit po natin kapag tayo ay mag-slab o kaya magbuhos ng ating flooring sa bahay kabansa. At saka ganito po kabansa, flexible hose na 1/2 at saka 3/4 kabansa. Pero ang suggest ko kabansa, kung tayo ay magbubuhos ng mga pang-flooring natin, pwede rin po ganito. Kaso lang, medyo mag-iingat lang po tayo kasi kapag mga mahinang klase na ganito kabansa, kapag pag-slab natin, halimbawa sa flooring, sa second floor, ay kung sobra ang siksik, baka tatamaan po yan, ito'y nayuyupi kabansa. Kaya kapag ito'y naglagay tayo nito sa panglinya sa atin bahay, sa kuryente natin, kailangan po susuotan muna natin po ng alambre kabansa para kapag tayo'y magwa-wiring, uhugutin na lang po natin, tatalian natin yung wire dito kabansa. Kunyari ito ay wire na pang line natin, pwede natin itatali dito sa ano, sa alambre. Tatali natin yun kabansa. Sure lang natin na yun ay hindi po basta-basta na bubunot. Kasi paghila natin po yan kabansa, paghila po natin doon sa flexible hose kabansa, paghila natin, kung minsan pag sobrang liko po, yun po ay naiiwan yung alambre, hindi po siya lulusot. So ang dulo ng alambre po rin yan na anuhin natin, kapag tayo naglusot lang sa mga kapiraso, pwede na pong walang nakalagay na alambre kasi madali lang po ilulusot. Pero kung sa slab po na mahaba na, pwede natin na ilagay na yung mga wire bago tayo magbuhos para sigurado. O kung wala pa naman yung wire natin, pwede na alambre po muna ilalagay natin. Depende sa suggestion ng mga electrician nyo kabansa kung paano niya i-asimbolin po yun. Kasi kapag kailangan nagpa-slab po tayo, kailangan yung electrician nyo nandyan din po naka-instruction kung paano gagawin doon sa mga electrical kabansa. Kasi ang ating tinatalakay ngayon kabansa, parte sa electrical ng bahay naman. Electrical fittings po. Ito mga ginagamit, isa po ito sa ginagamit sa pang electrical po natin. At saka yung ganito po, yung PVC. Pang electrical po to, pang linya po yan. So ipakilala po natin yung tawag naman po dito sa orange coupling.
Ito po ay orange coupling. Ang trabaho po nito ay kung tayo ay nagpuputol ng linya natin, kung kapiraso lang kulang, duduktungan po natin, pwede natin po yan ilalagay para makadugtong po tayo. Coupling ang tawag po dyan. Ayan po, nakaduktong na tayo. Ang tawag dito, orange coupling na 1/2. Ayan po. Mayroon din po yan orange coupling na 3/4. Ito naman po yan, yung medyo mas malaki. Pag bumili kayo sa store, kung ganito ang gamit nyo kalaki na tubo, orange pipe na 3/4, coupling po naman na 3/4 ang gagamitin. Pero mga orange po sa electrical. Kasi po yung blue, hindi mas masyadong match diyan. Pero susuotin po siya. Pero ang required po kasi, pag orange, pang electrical po yun. Ayan, ang tawag po dyan ay orange coupling. Ang mga coupling po, yung mga coupling na ganito, sa pang electrical, 1/3/4, mayroon din po 1. Pero pang plumbing na, tawag din po dito, coupling hanggang 4, hanggang 8 po yun. Tawag naman dito, coupling 1/3/4, 1, yung pang electrical na orange. Pag mga ganun pong sukat, ibig sabihin, mga pang electrical lang po yun. Kasi 1/2, depende kung maliit lang yung isusot nyo na mga wire. Pero kapag maraming wire, automatic na 3/4 o kaya 1 po ang gagamitin nyo. Wala po tayo nakalabas na sample na 1 kasi bihira lang naman pong nagamit po noon. Yung mga malalaking building lang po yun. Yan po ang gamit ng coupling, mga pangdugtong pag tayo po ay kinakapos. Yan kabansa, orange coupling, 1/3/4 at saka 1. Ang susunod kabansa, itong male adapter, orange male adapter, with lock nut po yan. Kapag pang electrical, with lock nut. Pwede rin kayo bumili na walang lock nut kabansa. Ang gamit po naman ito, kunyari tayo'y maglilinya, halimbawa ay sa mga utility box, kailangan natin mayroon po siyang lock nut. Kasi pag ginano natin yan, kabansa, asimbulin natin para hindi mag-iwa-hiwalay po yung mga tubo natin at saka mga kinakabitan natin, utility box. Ganyan po kabansa, hindi na po mag-iwa-iwalay yan. Tsaka tagos na po yung linya dyan, nakaseld po yan siya. Ayan kabansa, ang ginagamit natin dyan para magdugtong, male adapter na 1/2 kabansa. Orange male adapter na 1/2. Mayroon din po dyan na ano, kunyari ay tayo'y magkakabit ng electrical natin para sa entrance cap. Siyempre, wala pong thread yan. Yung entrance cap, may thread din po yan. Ganon din po yan. Ididikit lang po natin yan ng solvent cement. Pwede natin ilalagay yon kabansa. Ganyan. Ayan kabansa, nakalagay na yan. Diba yung entrance cap ng wiring natin sa may main entrance natin, mayroon pong ganito ang pinapasukan ng wiring para pumasok sa loob ng bahay. Bansa, kung ang required ng ating mga Meralco o kaya Ilico o kung anong mga kumpanya dyan ay plastic, kung pwede plastic, orange pipe po yung gagamitin. Kaya kailangan po ninyo ng ganyan, mga male adapter, para naman po yan na dito kung sa ilalim, gantong ilalim niya kabansa, para naman ilalagay, ikakabit nyo dito sa lagayan ng breaker, ganun po kakabit naman po yan, tsaka ilalak po ninyo yan. Halimbawa sa ilalim ng poste may breaker, kaya kailangan may male adapter para masuot po natin yan para hindi siya napapasok ng mga tubig kabansa, para hindi masyadong mag-ground siya. Ayan po yung gamit ng
male adapter, kapag dito kailangan po natin na may locknut. At sa mga breaker-breaker natin, lahat ng mga box, saka entrance cap, tawag po nito entrance cap, ang ginagamit po din dyan ay male adapter din po para sumuot po siya kasi may thread po yan siya. Ayan po, di ang tawag doon, male adapter. Mayroon din po yan sa 3-port. Ganon din po yung sistema niyan. Pero 3-port po yung butas niya. Kaya po ang ating utility box, dalawa po yung pwede natin butasin. Kasi kunyari may 3-ports, yun nakamodel sa 1-up 3-port dyan kabansa. Ganon din yun sa mga breaker. Kung dyan nyo gagamitin sa linya nyo, halimbawa 3-port, tatanggalin lang po itong nakabakat to, may hulma naman po siya. Para kumasya yung 3-port kasi masikip po siya dahil yung 1/2 lang ang butas na natatanggal natin. Pero pwede pa ito bubutasan uli kasi may naka-aro naman po siya na pwede siya bubutasin. Hindi lang po natin binutas kasi paninda po natin yan. Kasi napakahirap din po mag-contents. Content tayo tapos wala tayo ipapakita na materyales eh, yung ibang pong vlogger hindi po tumatagal dahil wala silang panggastos sa content kaya hindi nila kaya mag gamit ng content ng ganyan kasi ito yung mga content natin pag binili nyo po yun napakagastos po yan kaya tayo lang naman nandyan kaya nandyan lang naman yan paninda lang naman natin hinihiram lang natin kabansa at ito kunyari sa entrance cap naman pwede rin naman po ito gamitin. Lagyan lang din po ng solvent cement. Yan, gagayan yan po kabansa. Ganon din po ang sistema sa 1-up at saka 1. Mayroon po tayo yan mga stock ng 1. Hindi lang natin nilalabas kabansa kasi ganon din ang istorya ng mga ganyan. Kailangan din natin lagyan ng mga entrance cap. Saka male adapter, female adapter, saka with lock nut kabansa. Kabansa di mga male adapter, female adapter. Ayan po yan ang tawag dyan. Ang tawag dito kabansa ay male adapter na with lock nut. 1/2 tsaka 3-port. Mayroon din po 1. Male adapter, 1/2, 3-port na with lock nut kabansa. Yan, tandaan nyo kabansa, baka yan ay kailanganin natin. At kung tayo ay, kunyari mag-adware kayo, nalalaman na nyo kung anong mga pangalan. Ano kabansa? Sumunod naman kabansa, itong tawag naman na flexible connector. Ang gamit naman nito kabansa ay parang male adapter din. Ganito kabansa. Ganito, tinatanggal lang yun yung kabansa. Yan, ganyan. Tatanggalin lang po yan. Kunyari ay kakabit natin, tinatanggal lang po yan. At saka tayo ay gagamit ng flexible connector, kabansa. Kunyari, ito flexible connector. Dinututok lang po rin dyan yan. Ayan po. Sa 1/2. Muna po. Yung 3-port, kailangan pa natin yan na tatapyasan dito. Depende sa ano. Kasi hindi muna natin sirain. Kaya ito paninda natin, kabansa. Ayan, kabansa. Makita nyo yung flexible connector yan. Yung pagkapit po nyan, igaganto lang po yan. Ayan po. Yan, kakapit na po yan. Mayroon yun pong 1/2, tsaka 3-port. Ito po 1/2 po yan. Ito 3-port. Ito rin po yung 3-port na flexible hose. Kung ito ay gagamitin natin. 3-port, gawin siya. Para din yan sa utility box.
o kaya sa mga kung ano-anong ano, para yung wire natin ng bansa nababalot. Nababalot niya. Yung tawag po dito ay flexible loss, one up three port. Per metro po ang bintahan yan. Ito naman, flexible connector, one up three port din kabansa. Ito three port, ito one up. Flexible loss three port, flexible loss one up. Yan ang bansa. Itong ginagamit natin, nasama na natin sa vlog dati, itong tawag po kabansa ay utility box. Ito, junction box. Tapos ito naman yung sample natin na kanina, panel board to, nakabitan po naman ng mga breaker. Nakabitan po ng mga breaker. Yan, kung kayo magkalalagay ng breaker sa loob ng bahay, ayon pang-apatan ng butas, meron po tayo niyan hanggang 14 ng butas. Depende sa laki ng bahay, kabansa. Ito po yung mga sinusuot, yung mga tinuturo natin, babaklasin lang po yan kung kailangan na natin gamitin. Ayan, kabansa, ito pang main dahil mga uno, kunyari pinaka main line niya, ito para sa mga sub outlet or lighting, ganyan po, kabansa. Tawag dito ay panel board na 2 branch lang po yan. Dito naman po tayo, ang tawag po dito ay orange na short elbow, kabansa. Kunyari tayo naglilinya, lilinya tayo ng kuryente sa labas ng metro natin, pwede na itong gamitin to, kabansa. At kapag nasa labas lang, ganyan. Kasi kabansa, kapag ganyan, pag pinasukan natin ng wire, kaya ganito siya, dapat pang labas lang po yan dahil napakahirap pasukan po ng wire yan. Pag nag-troubleshoot tayo, napakahirap papasukin ng wire. Ito kunyari yung wire, hindi po siya basta-basta makalusot yan. Mahirap po, mahirap siya lumusot. Ayan, bansa, napakahirap. Ang tawag dyan ay short elbow na 1/2. Orange na short elbow 1/2. Ito naman po, ang tawag dito ay mini long elbow. Ito kabansa, ginagamit sa slab. Kapag medyo maliit lang ang slab mo, mini short elbow lang gamitin mo. Kaya ginagamit pong ganyan na mga elbow para po kabansa na hindi mahirap magsuot ng wire. Kasi kapag yung tinuro natin kanina na short elbow na ganito, napakahirap po ito suksukan ng wire, kabansa. Hindi kagaya ng ganyan na ito nga, medyo mas mahirap pa ito. Medyo mahirap din yan. Kaya kapag nagsuot kayo, balikuin nyo itong dulo ng wire kasi para hindi babangga, kabansa. Ayan kabansa, madali lang siya isuot. Ayan o po, nakalusot na agad siya. Pero kapag ito, napakahirap ilusot po yan. Ito kabansa, ginagamit tong mini long elbow kung tayo'y nag-slab, tsaka yung maliit lang ang buylo niya. Ngayon, kung malaki rin lang ang buylo niya, ang gagamitin po natin ay long elbow na 1/2 na long elbow. Makita nyo kabansa, malaki ang ano niya, yung liko niya. Para kapag tayo'y nagsuot ng wire, kabansa, makikita nyo, pag nagsuot tayo ng wire, ganyan, madali lang po yan siya lumusot. Kasi, malaki ang liko niya, kabansa. Tingnan nyo, nalulusot ko siya agad. Dahil maganda yung pagkaliko niya. Pero kapag gantong maliit ang liko niya, dito, medyo mahirap po yung ilusot ang mga wire. Kaya kapag kayo'y nag-assemble, kunyari, walang suggest ng electrician sa mga slab, kapag may paglalatagan rin lang ng long elbow na ganito, ang suggest ko, long elbow na ang gagamitin nyo. Para kapag nag-wiring kayo dyan,
medyo maganda siya. Maganda yung pagkasuot nyo, hindi na napakahirap. At kung medyo may maluwag-luwag yung inyong kabulsahan, mga kabansa, pwede tayo gumamit 3/4 na lang para mas maganda. Yun, mini long elbow sa medyo masikipan na ano na lugar, huwag na tayo gumamit ng ganto, short na elbow, kasi mga panglagbas lang po yan. Mga ganyan. Ang napakalaking diferensya po ng liko niyan. Dito, kabansa, pag suot mo, babangga na siya agad. Pero pag ganto, bubuylo pa siya ng konti. Pero pag medyo malaki yung ano kabansa, yung pagbubuhusan nyo, medyo malaki yung mga beam o ano nyo, lilikuan, pwede kayong gumamit ng ganto. Ayan kabansa, medyo mas malaki ang liko niya. Ayan kabansa. Ngayon, 3/4 siya kabansa. Pag sinuot natin yung 3/4, napakadali lang po isuot yan. Ayan po kabansa, isinusuot na natin. Ayan, lumusot na po. Ang bilis lang po siya ilusot kasi malaking buylo niya at saka maluwag siya. Ngayon, ang ginagamit to kaya medyo malaking wire kabansa, kunyari ay ang bahay nyo ay napakaraming appliances o malaking bahay, kailangan maraming gagamitan, kailangan po natin yung mga paglalatagan natin ay mga PVC na medyo malalaki kabansa, para at least hindi tayo mahirapan. Ginhawa siya gagamitin kabansa, mga ginhawa lang siya, kasi pag mga maliit, maliit ang mga piping natin o kaya mga flexible, napakahirap po yan isuot kasi maliit po siya. Pero kung maliit lang din naman na bahay ang gagawin at saka mga pang ano lang naman, simple lang, pwede na po yan para nakakatipid tayo. Pero kung mayroon din lang tayong panggastos, malaki na gagamitin natin para sigurado maluwag naman siya. Maganda ang ikot niya. So, ang tawag po dito kabansa, short elbow, 1/2, short elbow, 3/4, yung medyo malalaki. Ngayon, pag bibili kayo sa hardware, tawag po naman dito, mini long elbow na 1/2, saka mini long elbow na 3/4. Ganito din po kabansa ang tawag nito, long elbow na 1/2 saka long elbow na 3/4. Yan ang mga pangalan niyan kabansa. Yung ating mga binablog kabansa, inuunti-unti lang natin para makilala niyo ng gusto kung anong mga pangalan sa mga hardware. At pakisubaybayan na lang pong ating mga susunod na mga vlogs. Paki-like and subscribe na lang pong ating channel, Lopen Estrangero, para sa mga karagdangan kaalaman. At marami pa po tayong pwedeng ipapakilala sa inyo at ipapakita kung anong mga bagay-bagay na mga itsura ng mga ginagamit natin sa bahay, pang electrical, pang plumbing, pwede rin po pang karpintero, pang pintura, at saka kung ano-ano pa po para mga tools, para at least alam po natin sa sarili natin at kilala natin kung anong items. Yan lang kabansa, at paki-like and subscribe na lang po ating channel at paki-share na lang po sa hindi pa naka-subscribe sa atin. Lopen Estrangero, stay safe and good luck. God bless. Salamat.